Dahil sa lasang juice ito, isabay na natin sa ating pananghalian. Ito ay sinigang at adobo. Kain guys. Kung first time yung pala sa channel ko, nag-review ako ng iba't ibang klase ng beer, every week yan. So, kung gusto niyo ng weekly content, just subscribe. Cerveza. Okay guys, i-review natin tong fruit beer na tinatawag nila. Ang pangalan nito ay Taiwan Long Chuan Beer na lemon flavored. Dahil marami rin tong variety na flavor. Ito ay gawa ng Taiwan TSING Beer Co. Corporation or company. Ang Taiwan TSING Beer Co. ay direct competitor ng Taiwan Beer na napakalaking beer brand ng Taiwan. Kumbaga, San Miguel Corporation yung Taiwan Beer. Meron akong nireview nun. Pwede nyo panoorin. Lagay ko sa link sa taas. Pero itong Taiwan Long Chuan Beer, siya yung unang naglabas ng mga fruit beer noong 2012. At syempre, yung Taiwan Beer, gumawa rin kaagad, sumunod agad. Gumawa rin sila ng iba't ibang klaseng fruit beer. Ang origin nito, of course, Taiwan. Ang alcohol niya is 2.5%. Ito kasi puro incheck eh, so may English dito is 2.5% alcohol. Dahil dito nalilito ako kung 2.5 o 5%. Apparently, 2.5%. Ang ingredients niya is beer, apple and lemon juice, flavor at citric acid. Ngayon, ang tanong, anong type ng beer itong mga fruit beer? Anong kategori nila? Since ang composition nito is beer plus fruit flavoring, sa tingin ko, ang tawag sa ganitong klaseng beer ay Shandy. Kapag British term. Ang definition ng Shandy ay beer plus lemonade. So, ito ay isang Shandy. Pero, pwede rin pala itong tawaging Radler. Ang Radler ay pares lang siya ng Shandy. Kung bakit Radler, it's a German term naman. Ang Shandy ay British term. So, pares lang, beer na may fruit flavorings. Ang alam ko, pati yung San Miguel beer, meron na rin mga fruit beer. Hindi ko alam kung anong year lumabas yun, pero flavored beer. Yata ang tawag dun, merong apple version, may lemon din, tsaka lychee. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi na tinatawag na Shandy or Radler. Okay, ngayon, i-review natin yung graphics. Para sa akin, ang unang impression ko nito, mukha siyang cute. Mukha siyang pang bata or pang babae. Mukhang Korean. Itsura, although Taiwan to. Gumamit sila ng white. Plain white. Tapos parang ang text nila is parang mga scribble or handwritten na style. Although, para sa akin, medyo magulo kasi sobrang dami ng graphics. Tapos, ang liliit ng text nila. And kung malayo, hirap basahin. Maliliit. So, kailangan mo pang lumapit para mabasa yung company na Taiwan Long Chuan Beer. Ngayon, I assume ganito ang pinili nilang graphics kasi ang target nila is mga siguro teenagers tsaka babae. Teenagers, ito yung mga hindi pa umiinom ng beer pero first taste nila ng beer, ng alcohol, bago siguro sila maging iinom ng mga beer, mga bata. And overall, ang itsura ng lata na to is cute. Kung 1 is to 10, 5 lang sa akin kasi para sa akin, masyadong marami nangyayari magulo. Pero kung sa mga teenagers o mga babae, I think cute itong ganito. Buksan natin guys. Check natin yung amoy, yung lasa at yung kulay. Naamoy ko. Amoy beer na matamis. Amoy matamis. Amoy kali. Amoy shandy. Amoy apple nga. Tsaka may asim. So, lemon. Kasi isa sa ingredients is apple juice tsaka lemon juice. Naamoy ko yung apple. Apple na juice. Actually, mas malakas pa yung amoy ng apple kaysa sa lemon. Mabango siya. Okay. Carbonated, syempre. Yan ang fizzle niya. Medyo malalaki ang bula. Yung mga bula niya is medium size, consistent. Mukhang mabilis lang mawala. Tapos hindi siya masyadong kulay puti. Tikman natin, guys.
Cheers. Yung aftertaste niya ng beer, halos hindi mo malasaan. Wala. Parang uminom ka lang ng Sprite or Mountain Dew na may konting hint ng alcohol na napaka-konti. Ang gulay niya, mas malamlam pa to sa pale ng mga beer. Mga light, katulad ng San Miguel Light. Mas clear. Yellowish side. Overall, yung lasa, refreshing lang siya. Parang kumiinom ng soft drinks. So, bagay na bagay ito ng malamig tsaka summer siguro. Dahil sa lasang juice ito, isabay na natin sa ating pananghalian. Ito ay sinigang at adobo. Kain guys. Kung first time niyo pala sa channel ko, nag-review ako ng iba't ibang klase ng beer every week yan. So, kung gusto niyo ng weekly content, just subscribe.